What is up, fellow benchwarmers? Welcome to your Courtside DFS, your daily dose of DFS. This show, of course, is in collaboration with Hall of Fame DFS. Of course, we are your fantasy benchwarmers. My name is JJP with Komish Eric. Kamusta, yes. Komish? Hindi na naman nagising, so... Na namang kwenta, ano natin. Ang kalaban ko talaga dito. Ang kalaban talaga ni Komish, hindi ako. Ang kalaban ni Komish, yung gising. Kasi, oh. If you look at the matchups, mukhang laging ano eh, kung nagising lang siya early, I think, laging panalo yan si Komish against me. Diba? Oo nga. Kasi, sige. Maraming mga hindi naglalaro bigla. Rest. There are a lot of rest lately. So, yun nga. Right now, mukhang number one yan. Kailangan magising. Actually, I joined another DFS tournament. I got, sabi ko nga kay Jeremy, nakuha ko lahat eh. Lahat ng gumawa ngayon, nakuha ko. Pero meron akong hindi napalitan na hindi naglaro, which is Andrew Wiggins. So, ended up losing by mga 12-14 points lang. Pero kung napalitan ko yun, nanalo sana. Oh. So, yun nga. Kailangan pa rin talagang, kahit ganong research nyo, at the end of the day, you have to wake up ready. Sa time zone din kasi, in our time zone, di ba, yun yung very challenging kasi maaga. At sabi nga ni Dandy yesterday, di ba, kailangan talaga maaga magising 6:30 to check kung sino yung mga out. And today, ang daming nag-out. Steph was out, Wiggins was out. Steph medyo maybe understandable. Wiggins, biglaan, di ba? I mean, you never expected Wiggins to be out. Pero tingnan natin yung match-up namin ni Komish for today para pag-usapan lang konti. Yan. Maganda yung mga picks natin yesterday. Picks nyo ni Dandy. Kasi, you know, si Dandy picked Jordan Poole. Gumawa si Jordan Poole. Yes. He also picked, I think you guys picked si Kuzma. Yeah, I picked Kuzma and Gary Trent yesterday. So, Gary Trent also played well today. Monte Morris. Yes. Okay rin, diba, gumawa. And Wendell Carter, medyo maganda rin yung pinakita, diba? Those were the picks that we had. Yes. Yung Wendell Carter, because as I said, against Chicago, is always been playing well. Parang revenge all the time. Mm-hmm. Yung nasa isip ni Wendell Carter. Yan ang mga, mga sulit this today. Maganda yung mga performance. Madami sulit. Kahit ako, I picked Gary Payton second, medyo sulit na rin. 5 steals, 25 points for mga $10 lang. So, pwede na, di ba? I mean, to fill out the, pero marami rin ako mali. Like, si Herb Jones, lagi na lang, hindi ko matimingan ng good games. Pero mahirap talaga i-pick yung mga ganitong players. Very inconsistent. Si Ayo. Medyo maganda rin yung pulot ko kay Ayo. Although medyo higher na to. Ano naman 70. Yung mga manluloko natin ngayon? Sino yung ano natin ngayon? Ako, Gabe Vincent for one. Isa sa medyo wala masyadong ginawa today. Diba? Isang maano si Gabe Vincent eh. Sino pa yung maanon mong medyo manloloko player for ito, today? Tingnan natin ah. Sino bang mga manloloko player dyan? I hope you did not roster sina Olynyk, sina Jeremy Grant knowing that they would play. Sana hindi nyo ni-roster yung mga yun. Other than the injured... Actually, si Dinwiddie, medyo na salvage ni Dinwiddie yung line niya, pero for what we expect from Spencer Dinwiddie without Bradley Beal, ayan sa taas, Spencer Dinwiddie, 20 something points lang yan eh. We expected way more kasi wala si Beal, pero as nabanggit ni Max sa GC natin, hindi automatic pag wala yung player gagawa eh. They were against a tough defensive team, Milwaukee, so hindi rin agad-agad na Dinwiddie was gonna really play well. So Dinwiddie. So important ang matchups, guys. Hindi lang yung sino yung out. Titingnan niyo rin kung maganda yung matchups. Hopefully hindi niyo rin roster tong sina Boucher. Si Gordon medyo na loko din ako diyan. Aaron Gordon, nagamit ko. I'm not sure if you still played Bismack. Hindi na, kasi Ayton was back eh. So, dapat nga pala, naglaro pala si Ayton today. Biglaan. Hindi so, na rin dapat nasama yan. So, pag nilaro nyo si Bismack without knowing, kasi very late addition si Ayton eh. Oo.
Diba? So, tama. Hopefully, hindi nyo nasama yan. And of course, maraming out. Actually, mga nanloko today were pretty much dahil because late scratch sila in the, mm-hmm. no, in the, yan, Kevon Looney, sulit din, $16. Pinag-isipan ko rin yan si Kevon Looney. Mas maraming sulit, actually. Oo. Yung mga, tama. Ano. Kasi tama. Like, yan, oh, Vassell. 35 points, $15. Eh, nung ni-recommend natin siya, hindi naman siya gumawa. So, Jonathan Kuminga also. Today, mm-hmm. gumawa si Jonathan Kuminga. Yesterday, hindi siya gumawa. So, nasa ano rin eh. Good matchups both games. Pero minsan, Golden State, as we've been mentioning a lot of times, medyo weird ang rotation. They are playing Moses Moody right now. Dati, hindi. Ngayon, nasa rotation na si Moody. Si Kuminga off the bench, dati nag-start. So, medyo mahirap talagang basahin ng Golden State. So, just another tip for you guys. Huwag pero sa ano natin, sa daily quickie natin for season long podcast, medyo na madalas natin mabanggit yan about the Golden State rotation and Steve Kerr being one of the more annoying coaches when it comes to fantasy. Yes. Play. Yes. Kasi nga, very unpredictable and then medyo magulo yung rotation plus you don't know sino yung gagamitin niya every game. Uh-huh. Or so, ano? Patagal niya ginagamit. So other than the big four, or five siguro. Big four. Yeah. Big four lang. Wala na masyadong pwedeng i-roster. Tingnan natin so, tomorrow's game. Natin tomorrow's game. We have 9 games. Yan, medyo madami. Tama ba ito? 9 games. No? 9 games. Yes, 9 right. games. Again, so nakikita ko dito sa mga games, no? Wala dyan yung talagang high scoring. Except the last game, the Lakers versus the Blazers. Yan talaga for me, both are very fast-paced saka medyo bad defensive teams. Brooklyn-Sacramento din, medyo maganda rin matchup na yan, fast-paced din yan. So yan dalawa, medyo interesting for me. Yung iba naman, may mga teams na interesting like let's say Charlotte, Houston, di ba? Yung Cleveland versus Houston, Cleveland is the best defensive team, Houston is the worst defensive team. So if ako, ayoko kumuha ng Houston player. Kasi Cleveland ang kalaban, which is a very, very good defensive team. Pero, if you're Cleveland side naman, pwede. Kasi medyo ano ang Houston eh. Hindi medyo. Sila ang worst defensive team. Sila rin ang fastest pace team sa NBA. Yeah. Ngayon, similar with Charlotte. Charlotte is also, alam niyo naman, fantasy darling natin yan sa team this year. Talagang high scoring, talagang fast pace, no defense, run and gun. So, Boston players today will also be given a boost kasi it's gonna be Charlotte versus Boston tomorrow. So, yun lang. Pero going back to the Cleveland, I know Houston is a bad defensive team, pero I noticed sa Cleveland din kasi other than Garland, siguro medyo mahirap pagkatiwalaan yung mga players nila when it comes to DFS. Yes, yes. Like sina Jarrett Allen, Evan Mobley, parang hindi mo masabi na these guys will perform. Kasi any one of those two can perform eh, di ba? So, mm-hmm. Garland lang talaga yung medyo sure na he will get his numbers. Pero speaking of Garland, pupunta tayo sa injuries. Garland won't play tomorrow. Out si Garland again. So, yan ang isang very big injury. We know LeBron James is out. Yan, LeBron is out. Sabonis is out. Your two yes. protocols. Anthony Gobert, Davis, game time decision. Pero lagi ang game time decision. Most likely maglalaro yan. Gobert is still out. Mitchell, yes. most likely still out. Yes, he was already declared out. Mitchell was already declared out. Grabe din tong Mitchell, ah. Oo. So, yan, si Garland, as we said. Si Nurkic and Simons are probable. So, I will say they will play. Si Kristaps will be out also. The Aaron Fox is questionable. Now, I would not trust the Aaron Fox playing. So, wag nyo nang asahan si the Aaron Fox. Pero, gising pa rin. Si Hayward, Gordon Hayward, out rin. Si Hassan is game time decision din. So, may tag din siya. So, I think, medyo, although Gobert replacement, baka medyo alangan din to pick him. Yes, yes. And at 25, medyo parang mahal eh. 25, medyo mataas na eh. Yes, delikado si Hassan tomorrow. So I'm not gonna be considering Hassan. Pero given na to, si Malik Monk probable yan. I think they will be playing. So based on sa napag-usapan nating injuries, no, the biggest I can see is Utah tomorrow. A team that we have to look at. Pag-gising nyo bukas, with no Donovan, with no Gobert, if Whiteside won't play, alam natin si Joe Ingles is also out with an ACL already, out for the season, baka meron tayong mga makikitang value dyan sa Utah, if that happens. No? Yeah. So, yun yung isa yung Utah.
And then Charlotte, of course, with Garland out. Sino mag-step up? So, yun ang dalawang nakikita ko dito sa... baka sa mga Kevin Love na yan. Magagamit yan. Mga Kevin Love, diba? $20 Kevin Love. Posibleng could play well. Diba? Yes, yes. Yeah, magandang ano yan. Magandang i-consider. Isa tapos, ito sa mga titignan natin. Aside from injuries muna, bago tayo sa mga titignan natin, aside from injuries, I think, ano, yung mga back-to-backs, kasi since, ano naman, Washington has a back-to-back. Yes. So, si Fenster Dinwiddie, wala siya sa injury report, pero malaking chance na hindi. So, tignan natin isa-isa. Orlando has a back-to-back. Yes. Right? And Washington. Washington, back-to-back. And then Brooklyn. And then Brooklyn. OKC, Dallas, hindi. Brooklyn has a back-to-back. Yes. Denver. And the Lakers. Denver is a back-to-back, right? Denver. Yes, Denver. And another, and then the Lakers. And the Lakers wala pala. Hindi pala Lakers. Denver pala. Wala. Denver. So sa mga yan, ang nakikita kong possible na mag-miss ng game, si Dinwiddie, saka si James Harden for sure. Kasi si Harden, di ba? Kakabalik lang. So, from an injury. There's a possibility na, ano, si Yoke is questionable today. Pero naglaro. So, tingnan nyo mabuti tomorrow. Kung questionable na naman siya, baka bukas siya pahingain. And medyo good play si, bukang good play rin si Jokic, given that if walang Whiteside, walang Gobert, di ba? If naglaro yan, baka mag-ano na naman yan, beast mode na naman yan si Jokic. Pag maglaro. Remember, back-to-back, questionable siya today, so I have a feeling may chance na hindi siya laruin. I just have a feeling, so kailangan check nyo mabuti. Yes. Sige, si titignan natin ngayon who are the... Embiid last time did not play, right? Yes, lalaro na yan bukas. Okay, sure ba yan? Kasi baka mamaya, Washington seems like a good matchup as well for Embiid. Ah, kasi and the last time, parang hindi maganda yung numbers ni Embiid, so baka bumawi. So, pili na tayo ng mga players na gusto natin for tomorrow. Ikaw, sino bang nakikita mo dito? Yan, ako, I like Embiid there. Yes, that's good. Si Luka, I'm versus, not a fan, pero versus OKC, pwede. Okay, I will go down that list to Russell Westbrook, who is $35 tomorrow. Okay, Russell Westbrook is $35 tomorrow versus Portland. Again, as I said, this will be a fast-paced matchup. I think he will reach $50 to $55. Kaya buwas ni Russell Westbrook. Yan ang isang nakikita ko dito sa mga stars. Maybe Tatum at 41. Parang medyo another good play. Eh. Yung mga medyo surprise ako sa mga $40-$41 na parang like Tatum, si Karl Anthony Towns, yung mga ganyan. Parang mga good value eh. Tsaka ano eh, tsaka Tatum is playing Charlotte, as we said. It's gonna be a fast-paced game. Faster pace than what they're used to playing. So, maganda rin yung Tatum. So, kay Jeremy, ang ano nito para at least hindi kayo maguluhan. Ang type ni Jeremy, which I agree with, is Embiid versus Washington. Luka and Tatum. Yung tatlong yan, pwede kayo pumili ng isa. It's hard to... Pag masingit nyo yung dalawa, I think if you go with Tatum and Luka, baka masingit. Hindi, di kaya eh. $52 si Luka eh. So maybe then we have to look at the lower end of the tier. Kung sino mga $10. Kasi minsan nangyayari, wala namang $10 sa baba. So ang hirap magsingit ng two stars. Yes. Ako, another player na nakita ko maybe is Kyrie. Kyrie is at $39, I think. $39. And they're gonna play Sacramento. I think I'm just guessing today he didn't have a big game. Today he only had 36 fantasy points. Mm-hmm. I have a feeling na tomorrow siya ang puputok versus Sacramento, especially if Harden doesn't play. Yeah. I have malaking chance na hindi maglaro si Harden since Sacramento lang naman yan eh. So I think Kyrie is also a sulit player at 39. Yeah. I think safe to roster rin si Kyrie considering that whether Harden plays or not, parang pwede na eh versus Sacramento. Yes. Diba? So yes, you won't have a problem with rostering. So si Kyrie, kay Kumish, si Westbrook is another player na tinitingnan ni Kumish. Meron ka pa bang isa that you want to look at? Ako medyo mga, ako again, low end. Kyle Kuzma
isang naging favorite mo ha, Kyle Kuzma. Yeah, tomorrow if Dinwiddie doesn't play, lalo pang maging favorite ko si Kuzma. I'm gonna go back to Kyle Kuzma at $32. Kaya ako yung mga Embiid, mga Luka, baka hindi ako mag-Luka eh. Hindi ako mag-Embiid, baka hindi rin nga ako mag-Tatum eh. Maraming mga $30+ na medyo interesting for tomorrow. Yeah. So yun ang nakita ko. Yan. So si Kyle Kuzma is one of those interesting 30+ player. Si CJ McCollum could be another player at $30, yes. 'Di ba? Yung mga favorite natin. CJ pero McCollum at 30. If we're gonna go for Portland players, Anfernee Simons is a cheaper option. Pero out, than, possibly out si Simons eh. Pero naka-probable siya. So I think he's gonna play. Alam mo, nasa injury report lang eh. Whenever a team releases the injury report, sometimes nandun yung pag nandun yung player sa injury report, they put game time decision. Pero depende yan eh. Not all game time decisions are the same. Simons is probable. So I think he might play. Okay, punta tayo sa low end. Lower end of the spectrum. End, kung sino ba yung mga pwede dyan. Ako, hindi low end. Malik Monk ka 22. Kakalagpasan natin. Malik Monk ka 22 with LeBron out. I think is someone that we can consider. Another player na baka sakali, again, if Whiteside and Gobert are out, baka may mga open up sa Utah. So, of course, Jordan Clarkson nandito, $20. Yan. Oo. So, yan. Maganda ring matchup ni Clarkson in case na hindi maglaro. Well, hindi na talaga maglaro si Donovan. Hindi na maglaro si Gobert. So, if Whiteside is out also. No Ingles. No Ingles. Ayan. Yan ang medyo lagi naman gumagawa si Clarkson pag mga wala yung mga yan. Eh. Yan. Oo. Anybody else? Okiki. Medyo interesting din. Pasa ko kay Okiki, pero i-check nyo. But today, he was able to salvage his line. Pero namamahala na ako sa $19 sa kanya. Eh, kasi coming mahal na ba? Mahal na eh. Medyo inconsistent eh. Isaiah Jackson is $18. Just to mention his name here. Isaiah Jackson is $18. Will you go to him? Yan ang tanong. $18, ha? No, Goga. Pag hindi pa natin alam, is Goga gonna play? Goga is out. Goga is out. Yeah. So, I think, tinaasan nila sa Isaiah Jackson. Pero I think sulit pa rin to. Wala na talagang bigs ang Indiana eh. Walang bigs ang Indiana. Orlando lang ang kalaban. So, I think Isaiah Jackson, sulit to. Sulit yung Isaiah Jackson. Okay, yan. Madami na tayong nabigay. Interesting, oh. Rishon Holmes is at 18 na lang at this point. Pass tayo dyan. Nagbibigay na rin kami ng mga ayaw namin ng mga players. So, si Rishon, pass ako dyan. If you're gonna go Rishon, I'll go Isaiah Jackson. Diba? So, mag-Isaiah Jackson na lang ako. So yan yung mga ano natin. Pag-usapan yung Utah, Cleveland is Chedi Osman for me. I think it's $10 tomorrow eh. Cleveland is $12. Pero without Garland and they're gonna play Houston. I think kayang-kaya ang $30 to $40 makuha. Percentages being counted. So yes. Yun lang naman yung kakatakutan mo kay Osman eh, the percentages, but since wala naman, pwede. Yes. Yan isang magandang i-consider si Chedi Osman. Yan. Okay. So, yun, guys, that's it. That's all the time we have for our Courtside DFS today. Daming nabigay na recommendation players. Hopefully, gumawa rin naman kasi mahirap rin sabihin from time to time. Although some of these recommendations naman are based on matchups, based on situation, based on yung potential nila and the value that they have as players. So, mention ko lang yung collab natin with Hall of Fame. Remember, the Domination Tournament will start tomorrow. Update namin kayo dyan. Although, syempre, full na yan. But, update namin. Pero yung daily leagues ng Hall of Fame, halos 400 plus na guys ang sumasali. Yeah. Total. Of all 3 to 4 tournaments or games every day, nasa 400 plus na. Tapos yung jackpot na napanalunan ni Sir Dandy kapo, nagsimula na naman. So, nasa 2,500. Pero tumas na. Yung jackpot, 400.
Pero ano, tataas na yan. I mean, parang lotto lang yan, guys. Tataas din yan. Tataas din yan ang tataas. Hindi, hindi. You don't need to win, get 400 eh, to get the pot eh. Merong percentage eh. If you hit certain number, I think 50 tsaka 20, parang may ganun eh, 50% or 20% of the pot makukuha mo if you get certain points. So, hindi lang dapat 400. Yes. Tsaka ano, sige. Box break PH din. Don't forget. Sa mga cards needs, box break PH. Yan. So, of course, yan yung mga partners natin with this Courtside DFS podcast, Box Break PH and Hall of Fame DFS. Sali na kayo so that para ma-enjoy nyo rin. And okay rin, mas marami sumasali, mas marami rin ang winners, mas marami rin yung pwedeng makakuha. 400 na nga eh. Malapit 400 na eh, double your money, di ba? 100 plus winners. Oo, ang dami na nun, di ba? Grabe, 100 plus winners, isipin mo yun. Oo, so sulit na yun. It seems like ano, parang andali rin pa. Mukhang madali rin. At saka sa Hall of Fame lang guys, makikita nyo agad yung balance nyo. Merong daily naka-update dyan. You will see it, you will be updated. Hindi kayo maguguluhan. Kahit sumali kayo sa apat na leagues, apat na tournaments every day, updated yan, naka-file, hey, naka-exo. Shout out dyan natin of course the ano, ang gumagawa niya, sino Max and Reginald. Diba? Yes. Shout out sa kanila. Yes. They do the work. Kumbaga, hindi lang yung ano, they do the work, they build the community, and then yung maganda, diba? There's a community sa Hall of Fame DFS. So, yun. Guys, check those out. And as always, we'll see you again tomorrow for another Courtside DFS. Good luck, guys. Bye.